Nagbabalik po ang Hobby ni Daddy sa mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga kahabi. Ako po ay taus-puso ng papasalamat sa lahat ng kahabi natin na sumusuporta po kung unang-una sa ating YouTube channel, sa ating mga services, at sa ating hand-feed formula, sa ating product na hand-feed formula. Dahil po doon ay dumaloy po ang blessing mula sa ating hobby na nakaloob ng ating Panginoong Lumikha. No? Mula po sa hobby na yon ay nakaipon tayo ng funds para ipatuloy na yung ating pangarap na flight deck nung kung saan tayo magpapalipad ng mga ibon na inaalagaan natin, no? Yung mga hinahantid natin para sa tinitraining para sa pre-flying. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, ako po ay nakikiusap at humihingi ng pabor sa inyo na kung maaari ay mag-subscribe po kayo sa ating channel. Pindutin nyo na po yung subscribe button at yung katabi niyang notification bell. I-on nyo po, iset sa all ang notification bell para po lagi kayong updated kung mag-a-upload tayo na mga video sa ating channel. Kung maaalala nyo po, nung simula tayo, wala pa tayong itong mga ibon na to, yan po ay galing din sa mga income na na-generate natin mula dun sa ating mga dun sa ating YouTube channel, sa services natin at sa product natin, no? Yung services natin, yung shipping ng mga ibon para sa mga kahabi natin na nais kumuha ng ibon, na makapag-acquire ng legal ng mga ibon na gusto nila alagaan at makakuha din sila ng Certificate of Wildlife Registration or Farm Permit. May kahabi tayo na kumuha sa atin, yung kahabi natin sa Leyte, si John Vincent, na nakakuha na ng farm permit. Ngayon nagsisimula siya sa farm niya, no? Nagsisimula siyang bumuo ng farm doon. Meron na siyang wild farm permit. At yun po, pwede kayong kumuha ng mga ibon doon na legal lang ang dokumento kasi farm permitin na po yung kahabi natin doon. At sa iba pa sa inyo, ay PM nyo lang po ang Facebook page ng Hobby ni Daddy kung nais nyo po na kumuha din mag-avail ng ating services para dyan. Ay open po tayo, mga kahabi. At sa mga mahilig mag-huntin ng ibon, meron po, patuloy po yung ating hand-feeding formula sa Shopee. Marami na pong umu-order niyan at yung nakatry, paulit-ulit na bumibili sa atin. Kaya yun po, nakakapagpundar tayo po unti-unti. Itong sanconyor natin, galing yan sa income ng hand-feed formula. Yung ano na yun, Dreambird project natin na yun. Tapos yung ibang ibon natin, galing dyan din sa hobby natin na yun, nakakapagpundar-pundar tayo. At ngayon nga, ang pinupundar naman natin ay yung half nung flight deck. Kung matatandaan nyo, kapraso pa lang yung napagawa natin dun sa mga naipon natin, nakita natin sa YouTube channel. Pero ngayon, ay nakaipon na tayo ng enough fund sa tingin ko para mabuo yung buo ng slab at mapaikutan na yun ng railing at magamit natin yung flight deck na yun. So, inaasahan ko po na hopefully by July ay tapos na yon kasi weekly lang tayo nagpapatrabaho dahil yung mga engineers natin na gumagawa nun ay ano, yung mga trabaho din sinisingat lang nila tayo pagka Sunday. So yan, nakabili na tayo ng ilang materyales para simulan ulit yung construction ng ating ano, ng ating pangarap na flight deck para sa mga inaalagaan natin ng ibon. At bilang balik pa sa salamat ng Hobby ni Daddy ay tayo po ay bukod sa mga team na ibon na na-training natin at patuloy na tinitraining, napapakawalan doon, magpapakawala din tayo doon ng mga ibon na
bago, no? Magte-team tayo ng mga bagong ibon. Ite-training natin, ipi-free flying natin doon pag nagawa na 'yon. At pagkatapos, ira-raffle natin sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, sa ating mga supporters, sa ating mga kahabi. Yun po yung gagawin natin pagka nagawa na yun, no? Yun yung magiging routine natin doon. Kaya supportahan niyo po yung YouTube channel ng Habi ni Mami, dahil ganun din po ang mga gagawin niya doon. Yung mga ibon na sinitame niya, doon din natin papalipa rin. Hindi papakawalan kasi ayaw natin mawala. Papalipa rin natin. At yun, gagawa din tayo ng yung mga susunod na i-breed natin na mga cockatail, mga African lovebird, ay ganoon din yung gagawin natin, no? Ititame natin, ay ihahunted natin, ititame, iti-training para sa free flying, tapos ira-raffle natin sa ating mga kahabi. Yung mga magkakasunod-sunod na yun pag nagawa yung flight deck natin doon. Kasi ngayon, hindi po tayo tumalabas. Yeah, antay-bayanan nyo po na masagawa natin yon. Babalik tayo doon. Nandito tayo sa ibunan. Babalik tayo doon para silipin yung status, no, kanina. Iniwanan ko sila doon. Nagsisimula na sila. So, kung nasilipin natin kung ano na yung progress nung ginagawa nila doon. Balik tayo. Okay, mga kahabi. Nandito tayo sa site natin. Ayan. Ayun yung ating mga engineers. Ayun, mga engineers natin. Makasama ni Kuya sa trabaho. Ayan, ang naglagyan na ng ano. Ayan. Ganyan kataas na yan. Tapos susunod dyan yung forma na ng biga. Tapos yung islab. Sa luktong nun. Ayan, sa luktong nun. Tapos sa kabila, ito yung pader. Kalahati muna kasi kailangang lagyan ng poste muna para hindi mag-uga. Tapos saka duduktungan ulit. Yan, ng status ng ating ano, ng ating flight deck na gagawin. Tataas nga niyan yung magiging ano natin. Magiging site natin para sa pagpapalipad ng mga ibon na pinipre-flight na ipipre-flight natin. Excited ka na ba, kahabi? Alam ko si Samson at si Gideon excited na na makalipad dun sa project natin na flight deck. Lahat po yan ay naging posible dahil sa tulong at suporta ng bawat isa sa inyo. Salamat, mga kahabi, sa iyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.